Si Kristo ay muling nabuhay, naik sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, alleluia, may pagdiwang ngayon. Alleluia, alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, naik sa kamatayan. Kaya't di na, kaya't di na mamamatay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumain niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito para sa mahal na Birhen Maria, para sa ating intensyon na pasalamat sa Poong Hesus Nazareno sa mga biyayang natanggap natin, at ang matagumpay na paglakbay bilang simbahang sinodal. Isama natin ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Poong Hesus Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, si San Pablo ay dinala sa Roma upang iharap sa emperador na Caesar dahil isinakdal siya ng mga Hudyo sa kanyang pagpapahayag tungkol kay Kristo o sa mabuting balita. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, tayo po'y tinuturuan ng ating Panginoon na manatili tayong matapat sapagkat siya ay pagtaksilan at siya ay handa nang mag-alay ng buhay upang maligtas ang lahat ng tao. Tayo rin ay nangangailangan ng katapatan sa Panginoon. Ngunit sa mga sandali na tayo sumuway, nagkasala at hindi nagpapahalaga sa Kanya, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo, makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawing mong ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay may saloob namin at may isakatuparan sa pagtataguyod mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya.
Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugilian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan." Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat na nagsasadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoon Diyos ay matatagpuan sa banal na templo at doon naman sa mataas na langit naroon ang trono at magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama, ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail at wala ng batas. Ang poon ay tapat sa gawang mabuti, siya'y nalulugod. At sa piling niya mabubuhay, silang sa kanya'y sumusunod. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Iyong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan. At nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, "Panginoon,
Ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid, ang balitang hindi mamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito. At alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Palakpakan po natin ang Pong Hesus Nazareno. Ngayon ay unang Sabado ng buwan ng Hunyo. Una, magpasalamat tayo sa Panginoon na sa pamagitan ng Pong Hesus Nazareno ay mga may biyaya tayong mga natanggap. Pangalawa, magpasalamat din tayo sa mahal na ina, mahal na Birhen Maria. Dahil sa kanyang pamagitan, sumasa atin ang mga biyaya. Ngayong Sabado, napaghahanda para bukas sa Pentecostes o pagdating ng Espiritu Santo sa atin. Tayo ay nagkakaroon ngayon ng pagnilay-nilay sa mga huling pagbasa sa ating liturhiya sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon. At ang tema sa araw na ito ay ang pagsasaksi sa buhay pananampalataya. Ang pagsaksi sa buhay pananampalataya ay dahil, ayon pa sa Salmo 10, ang Panginoong Diyos ay mabuti. At dahil siya ay mabuti, naway maging kapiling natin siya palagi. Pero sa kabila ng lahat ng ating mga ginagawa sa buhay, nariyan pa rin ang Diyos. At yaong mga nanalig sa Kanya ay siya pang laging inuusig, pinahirapan, nilalait, at kung ano ang mga paghihirap na kanilang dinanas dahil sa kanilang kapwa na hindi nakakilala ng Diyos, na hindi kumikilala kay Kristo, na hindi nagpapahalaga sa kabutihan na nagmula sa Diyos. Iyon ang nangyari kay San Pablo sa ating unang pagbasa. Sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 28, versikulo 16 hanggang 31, na si Pablo ay dinala sa Roma sapagkat isinakdal siya ng mga Hudyo dahil sa kanyang pagsasaksi tungkol kay Kristo, ang Panginoong Hesus Nazareno na nabuhay muli. At doon sa Roma, habang siya ay inhanda para sa pagharap sa Emperador Caesar, siya ay pinatigil muna doon sa isang bahay
kung dapat siya ang magbayad. Nagkaroon siya ng meeting sa mga lider ng mga Hudyo sa lungsod ng Roma upang kanyang ipahayag ang tungkol sa paghahari ng Diyos, ang tungkol sa Panginoon na sa iyo na nabuhay muli, ang tungkol sa mabuting balita. At sa kabila ng pagpapahirap sa kanya, sa kanyang mga naranasan dahil sinakdal siya ng mga Hudyo, hindi siya nagbabago, nanatili siyang matatag sa kanyang pananalig. Ang pagiging matatag sa pananalig ay siyang dapat isabuhay. Dahil sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 21, versiyo 20 hanggang 25, ang ating Panginoon ay nagkaroon na ng huling pamaalam o habilin pagkatapos nung sila'y kumain. At sinasabi ng Panginoon na may magtaksil sa kanya. At si Apostol Juan, na siya yung minamahal ni Jesus, ay nagtanong sa Panginoon, "Panginoon, sino po ba ang magkakanulo sa iyo?" Ang ating Panginoon ay natiling tahimik sapagkat ito naman ay ipapahayag sa kanyang pasyon na si Judas, isa sa mga apostol, ang siyang magtaksil. Sa kabila ng kabutihan ng Diyos, mayroon talaga mga taksil na pinili yung mga makapangyarihan, yung mga matatanyag, yung mga mayayaman, at dahil sa kayamanan na pakakapangyarihan nila, yun ang pinili ng isa sa mga apostol na nagtaksil sa Panginoon. Pero itong si Pedro, nagtanong din siya, ano namang mangyari sa mga apostol? Pero napokus ang kanyang pagtingin sa minamahal ng Panginoon na si Apostol Juan. At nagtanong siya, "Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito?" Itong versikulo 21, Kapitulo 21 sa Ebanghelyo ni San Juan, na tanong ni Pedro, ay kung minsan mga tanong rin sa atin, ano namang mangyari sa atin? Ngayong parang nakita na mas marami ang nagsuporta sa kasamaan. Ngayong nakita na yung pang mga taliwas sa pag-iisip para sa kabutihan ay siyang sinusuporta ng karamihan. Pero ang ating Panginoon ay nagsabi, at ito ay hindi naunawaan ni San Pedro, dahil sinabi niya, "Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano iyan sa iyo? Sumunod ka sa akin." Ang importante dito, sa versikulo 22, Kapitulo 21 ng Ebanghelyo ni San Juan, ay ang sumunod sa akin. Pero ang nabigyang importansya, yung kung ibig kong mabuhay hanggang sa pagbabalik ko itong taong ito, ano yan sa iyo? Kuminsan, tayo rin sa ating buhay panampalataya, hindi natin nakikita ang esensya. Kung anong gusto ng Panginoon na ating isabuhay. Yung mga ibang mga hindi essential na bahagi ay yung ating pinalagahan dahil yun ang gusto nating mapakinggan. At pwedeng imaritis, pwedeng imarisol, pwedeng ikalat sa huwad na balita o fake news. Kaya, sinasabi dito sa ating Ebanghelyo na hindi ganyan ang tunguhin ng Panginoon sa kanyang pagsagot kay Pedro.
ang tunguhin niya na sumunod ka sa akin. Huwag mong pakialaman ang iba. Huwag mong pakialaman si Juan Apostol. Sumunod ka sa akin. Sumunod tayo sa Panginoong Hesus. Huwag nating pakialaman yung iba. Dahil yung iba gustong magkulay ng buhok, gustong magpapaputi ng kanilang balat, gustong maglagay ng makapal na lipstick sa kanilang mga bibig, yung iba makapal na pulbo ang ilagay sa kanilang mga mukha at mukhang ispasol na. Huwag natin silang pakialaman. Yung iba magsuot ng maiksi, yung iba magsuot ng mahaba. Yung iba maritis ng maritis, marisol ng marisol, huwag nating pakialaman. Yung iba umipili ng mga gusto nila sa buhay, kahit mali, huwag nating silang pakialaman. Ang ating dapat tingnan, sumunod ka sa akin. Itong versikulo 22, sumunod ka sa akin. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus? Ang ibig sabihin, ibalik po natin sa sinasabi ng Panginoon, kung sino yung gustong sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang cross sa buhay. Iwaksi ang pagpahalaga ng kanyang sarili at sumunod sa akin. Na ibig sabihin dito, huwag nating pahalagahan ang ating mga pansariling kinamalingan sa buhay. Huwag nating palagahan ang ating gusto sa buhay. Bagkos, iyon dapat ang sakalooban ng Diyos. Huwag nating tingnan ang mga mali at ating sundin din ang mga mali. Bagkos, kung ano ang mabuti, iyon ang ating isagawa. At pasanin ang krus sa buhay. Ibig sabihin dito, marami po tayong mga hamon, mga pagsubok, mga krus sa buhay. Maaring bahagi ng pamilya mo ang may krus sa buhay. Maaring trabaho o kawalan ng trabaho o sobra ang kinakailangan sa buhay. O dili kaya ang sakit mo magiging cross. O ikaw mismo magiging cross dahil pasaway ka. Marami kang bisyo sa buhay. Hindi ka nagbabago. At dahil pasaway ka, problema ka hindi lang sa pamilya mo. Problema ka sa sambayanan. At ipagmalaki mo pa dahil ikaw ang napili o nahalal. Walang pakialam ang lahat ng tao. Mag-isip ka. Mayroon po tayong Diyos. Alam ng Diyos ang lahat. Maaring masaya ka sa nangyari sa buhay mo ngayon. Ngunit kung hindi ka nagpasan sa iyong cross at sumunod kay Kristo na magbalik loob at magbago, sa impyerno ka pupunta. Nasa inyo ang pagpili. Langit ba o impyerno? Magsitayo ang lahat. May namahal kong mga kapatid, si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama, ay nagnanais na unahin natin ng higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Atin pong itutugon, Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may pagmamalasakit na katulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin.
ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may karamdaman naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa kung titiisin bilang pakikisa kay Kristo ay maaaring maging biyaya, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan na ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling mga kahilingan. Ama, binigyan ng anak ng higit na pagpahalaga sa lahat ang mga bagay na makalulugod sa iyo, kahit humantong pa sa kanyang pagpakasakit para sa sangkatauhan. Loobin mo na lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin, siyang maparangalan sa ginagawa namin sa pagpahalaga sa aming buhay. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin niyo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa banal na paghahain ito, may handa nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo, na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Iluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kaya aming pasalamatan ng ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang mamang tupan at tumubos sa aming lahat. Sa paghain ng sing buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya. Buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng anghel sisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat.
Ama ng banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kasmita ng Espiritu ng banal, ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapuna, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig, pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming papa at niyusin na aming obispo at ng tanang kaparehan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila muling mabuhay kini lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisaan, Malabirhin Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisaan, mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lucio Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, haleluya. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, haleluya. Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na salusalo, ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap naming ang lumay talikdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihag mo sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng kana na nagsusumamo sa iyo. Makamta na nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malawang imahin, dasalan, mga bagay-bagay. Basbasan na may karamdaman. Sa pamagitan ng binisyon ito na may malalang pangako ng sa binyag na ikaw, ikaibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ng upipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno.
Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Hesus Nazareno. Mo kami sa kasalanan.